Maganda nga buhay farmer, welcome back sa aking YouTube channel, ang Ann's A Simple Life. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa video na ito ay patungkol nga po dito sa aming bagong panganak na kambing na may kakaunting milk supply. Ibabahagi ko po sa inyo sa video na ito kung ano ang inyong mga pwedeng gawin kung sakali nga maka-encounter nga po kayo na magkaroon ng inahin na halos wala nga po nga madede ang kanyang mga anak. Bukod po kasi sa unang anakan pa lang nitong aming kambing ay hindi rin ito mapainom ng tubig na may kaunting asin, kung kaya't ito siguro ang dahilan kung bakit kakaunti ang kanyang milk supply. Bago pa man po ay napansin ko na may kaliitan nga ang udder nitong aming bagong panganak na kambing. At kapag dumedede nga po yung kanyang mga anak ay matagal at panay lang po yung sipsip, at nakikita ko nga po na talagang walang nakukuhang gatas at minsan ay umiiyak pa nga. Pag marami po kasi ang milk supply ng isang inahing kambing ay tuloy-tuloy lang ang pagdede ng kanyang mga anak at talaga namang mabilis lang. Ang una-una naming ginawa ay binigyan namin ng dahon ng malunggay itong aming bagong panganak na kambing para makatulong na magkaroon ng supply ng gatas. Mapalad din po kami dahil noong September meron po kaming tatlong inahin na nanganak. Ang ginawa ko po ay kinolektahan ng gatas itong dalawa sa tatlo naming mga nanganak na kambing noong September at pinadede ko nga po sa chupon dito sa aming mga bagong panganak na baby goats. At dahil medyo mahina nga po itong isang baby goat namin na sumipsip sa chupon ay pinigil na lamang namin itong isa naming kambing para nga po makadede ito. Kung sakaling wala po kayong mga kambing na nanganak na pwede pong pagkuhanan ng gatas para ipadede nga po dito sa inyong mga bagong baby goats, ay pwedeng-pwede po kayong magbigay ng formula milk. Meron po akong video patungkol doon, at kung nais nyo po iyong mapanood ay pakiclick nyo lamang yung link dito sa description box sa ibaba. Meron pa nga po kaming mga susunod na mga nganak na kambing at ganun nga po ang aking gagawin. Patuloy ko pong kukolektahan ng gatas para po may maipadede dito sa aming baby goat at nang sa ganun po ay maging malusog sila. Kailangan po talagang pagtiyagaan natin dahil kung sakaling hindi makuha ng mga baby goats ang kanilang nararapat o sapat na nutrisyon ay maaaring ikapanghina nila ito, magkasakit o maari pang ikamatay. Yun lamang po. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta sa aking channel. Happy goat farming, keep safe, and God bless!